Good morning. Oh, palakas ng konti pa. Okay, once again, let's close our eyes and we will pray. Maraming salamat po, Ama, muli sa oras na ito, sa pagkakataon na ito, na maririnig namin ang iyong tinig, na malalaman namin ang nasa iyong isipan, nasa iyong puso. Father, reveal to us the depth of your heart. Wasakin mo lahat ng mga limitations na meron sa isip namin, sa puso namin. Iparanas mo sa amin ngayong umaga ang mas malalim na encountership with you. This is what we pray in Jesus' name. Amen. Bago ako mag-umpisa, gusto kong sabihin, patuloy lang kayong manalangin habang nakikinig ng message. Sabihin nyo, tulad ng prayer natin ngayon, sabihin nyo, Father, i-reveal mo sa akin ang mas malalim, ang ibang level ng message. Kasi maaaring familiar yung message ngayon for someone, for most of us, para sa mga ilang mga bago, first time yung message, pero maaaring most of us ay familiar na sa message na to. So, continue praying habang nakikinig. Ito yung message natin last week, Father's Heart. Ano ulit yung subtitle? Sino nakakaalala? Sino nakakaalala? Meron ba? Three sons plus one. Sino yung tatlo? Kahit wala sa ayos, sino yung tatlo? Isaac, Jesus, yung bunso. Sino yung plus one? Yung panganay. Okay. So, nalaman natin kung ano yung Father's Heart. Nalaman natin kung ano ba dapat tayo. Sino ba yung dapat nating tularan? Today, since Father's Heart last week, today, very much related at connected sa message last week, yung pag-aaralan natin. Ang title natin ay Sonship. Maraming beses na banggit ito. What is sonship? Simply, pagiging anak ng isang ama. Pagiging anak ng isang ama. Subtitle, Identity. So, sa title pa lang and sa subtitle, alam na natin kung ano yung direction ng message today. Sonship and identity. Akala ko din, alam ko na yung message. Nagulat lang ako kasi merong ibang level, ibang depth ng message na ni-reveal ng Diyos sa akin. And actually, natamaan ako, para akong na-shock kasi nakita ko yung sarili ko, hindi ko pa pala alam yung sonship. Hindi ko pa pala alam yung identity ko. So, without further ado, ito na. Romans chapter 8 verse 15, sabi dito, the spirit you received does not make you slaves so that you live in fear again. Rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship, and by him
we cry, Abba Father. And napag-aralan din natin to, John 14:6 last week, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. Anong karugtong nun? No one comes to the Father except through me. Bakit naging daan, naging buhay, naging katotohanan si Jesus? Upang malaman natin sino ang Ama. Nalaman natin yun last week. Ayan. Nalaman natin yan last week. Only sa pamamagitan lamang ni Jesu Kristo na malalaman natin, makikilala natin sino ang Ama. Ito yung gusto kong tignan natin ngayon. Your adoption to sonship. Since yung title natin today ay sonship, and yung subtitle ay identity, sabi sa Romans chapter 8 verse 15, hindi mo natanggap yung spirit na pagiging alipin para lagi kang matakot, manatiling takot. In other words, laging may guilt, laging may hiya, laging nasa ilalim ng curse, kundi natanggap mo yung spirit ng Ama na, na galing sa Ama at ikaw ay naging adopted son. And by Him, we cry, Abba Father. Alam na natin ito lahat. Hanggang dito, alam na natin. So, tinatawag natin siyang Ama. Tayo yung anak. And it's about identity. Ano ba ako? Ano ba yung value ko? Alam na natin yan. Maraming beses na rin nabanggit. Maraming beses tayong nasabihan. Maraming beses ko rin nasabi tuwing praise and worship, tuwing EGF, na huwag nang maging guilty. Huwag nang mahiya sa harapan ng Diyos. Dahil sa maling nagawa mo, dahil sa pagkukulang mo, dahil meron kang hindi nagawa na inutos ng Diyos sa'yo, alam na natin yan. Hanggang dyan, alam ko rin. Akala ko, alam ko na yung sonship. Akala ko, alam ko na yung identity. Akala ko, sigurado na ako sa identity. Kasi alam ko na yan eh. Okay, hindi na ako mahihiya, hindi na ako matatakot. Hindi na ako alipin ng kasalanan, ng fear, ng guilt, ng shame. Kasi I'm adopted son of God. So alam ko na yung value ko. Okay, hindi na ako mahihiya. Alam ko na yung kung sino ako. Alam ko na yung identity ko as son of God. Pero ito yung nagbago sa akin ngayong umaga. Kanina habang nakikinig ng message, ito yung nagbago sa akin. And ito yung gusto kong tandaan natin today. Sonship yung title, subtitle, identity. Kung papapiliin ako ng isang word sa message ngayong umaga, ito yung one word na gusto kong tandaan nyo rin. Makikita natin in a bit. Before that, ito muna yung tanong. Ano yung verdict kay Jesus kung bakit siya pinatay? Meron ba nakakaalam? Ano yung verdict maliban sa mga nandito kanina first service? Ano yung hatol kay Jesus kung bakit siya pinako sa krus? Ano ba sinabi ng mga tao na ito yung kasalanan ni Jesus kaya dapat siyang ipako sa krus? Di ba, sino lang yung mga pinapako sa krus? Yung mga mamamatay tao, basta yung mga malala yung kasalanan. Parang lethal injection or ano yun?
Ano yung kuryente? Ha? Hindi ko marinig. Basta yun. Alam nyo na yun eh. Yun yung mga pang malalang makasalanan. So, sa panahon na yun, yung pagpako sa krus, yun yung mga talagang pinakamasamang tao. Ano ba yung sinabi ng mga tao na ito yung kasalanan ni Jesus, kaya dapat siyang ipako sa krus? Kaya dapat ito yung parusa sa kanya, yung pagpako sa krus. Kasi, ano yun? Titingnan natin. Matthew chapter 26, verse 59 onwards. Makikita natin dyan. The chief priests and the whole Sanhedrin were looking for false evidence against Jesus so that they could put him to death. So, matagal na nilang hinahanapan ng butas si Jesus. Ano bang pwede nating gawing dahilan para patayin si Jesus? So, matagal na nilang pinag-iisipan. Sabi sa verse 60, but they did not find any, though many false witnesses came forward. Finally, two came forward. So, wala silang mahanap. Hanggang sa verse 61. And declare, this fellow said, may dalawang witness daw na nagpatotoo. Sabi nila, this fellow said, sabi ni Jesus, sabi ng dalawang tao, sabi ni Jesus, I am able to destroy the temple of God and rebuild it in 3 days. Tapos, sabi sa verse 62, then the high priest stood up and said to Jesus, are you not going to answer? Hindi ka ba sasagot? Anong masasabi mo sa sinasabi nitong mga tao tungkol sa iyo na sinabi mo daw na kaya mong tayo ulit yung templong ito sa 3 araw. Tapos sabi sa verse 63, ito na. But Jesus remained silent. Hindi pa rin siya sumagot. And then the high priest said to him, I charge you under oath by the living God, tell us if you are the Messiah, the Son of God. Sabi ng mga high priest na gustong pumatay kay Jesus, na hinahanapan ng butas. Sabihin mo nga sa amin, ikaw ba si Messiah? Ikaw ba yung anak ng Diyos? Sabi sa verse 64, you said so. Sabi ni Jesus, tama yung sinasabi mo. Ikaw na mismo nagsabi. Ako nga si Messiah, ako nga ang anak ng Diyos. Sabi sa verse 65, then the high priest tore his clothes and said, he has spoken blasphemy. Why do we need any more witnesses? Look now, you have heard the blasphemy. Sabi sa verse 66, what do you think? He is worthy of death, they answered. So ano ulit yung verdict? Ano ulit yung verdict? Anong hatol kay Jesus? Ano daw yung kasalanan ni Jesus para ipako sa krus? Ano yung word na ginamit kanina? Blasphemy. Bakit blasphemy? Tinawag niyang Messiah, yung sarili niya. At yung mas malala pa doon, anong sinabi ni Jesus? Siya yung anak ng Diyos. Son of God. Ibig sabihin noon, ang Diyos ay aking ama. At ako ay ang kanyang anak. Bakit ba makasalanan? Bakit ba blasphemy ang bagay na yan? Bakit ba makasalanan ang pagtawag sa Diyos na Ama? Pinapatay. Actually, yun nga. Gusto ng mga priests, high priests, na patayin si Jesus dahil sa blasphemy. Yung blasphemy, tinawag ni Jesus ang Diyos na Ama. Bakit ba kasalanan yun? Maraming beses din natin narinig tungkol dito na sa panahon nila, actually ang kultura, sa kultura ng Israelites, kapag tinawag mong Ama ang Diyos, sinasabi mong
Sinasabi mong? Anyone? Yes. Basahin natin ito. John chapter 5, verse 17 and 18. Sabay-sabay natin basahin. Ready? Get set? Go! Making himself equal. Ito yung one word na gusto kong tandaan natin. Equal. Akala ko alam ko na yung sonship. Akala ko alam ko na yung identity ko. Akala ko hindi na mag-shake yung identity ko. Hindi ko pa pala alam yung equal. Ito yung one word na bumaon sa isip ko, sa puso ko ngayong umaga. Equal. Do you always think when you call him? Actually, kanina kinanta natin, di ba? Father, without you, I cannot live, I cannot breathe, I cannot. Kinanta natin, Father. When we say the word Father, tuwing tinatawag natin ang Diyos na Ama, anong nasa isip natin? Equal ba? Hindi. Inamin ko ako, hindi ko iniisip lagi yung about it ko. Actually, siguro 99.9% of the times na tinatawag kong Ama ang Diyos, hindi ko iniisip yung equal. Ang nasa isip ko, ano? Tulungan mo ko, patawarin mo ko, mahina lang ako, mas malakas ka. Ayun. Actually, kahit hindi ko na i-explain lahat ng mga slides ngayon, andyan na lahat eh. Equal. Mamaya, titignan din natin yung verse na to, actually yung chapter na to, John chapter 5, verse 17, kung ano yan. For now, we will just move on. Sino mang tumatawag sa Diyos na Ama ay kinoconsider niya yung sarili niya na equal sa Diyos. Kaya pinatay si Jesus ng mga priests, gustong patayin ng mga high priests si Jesus dahil kinonsider ni Jesus na equal siya sa Diyos. Dahil ang tingin ng mga high priests kay Jesus, tao lang. Hindi nila tinanggap si Jesus bilang Mesaya. Hindi nila tinanggap si Jesus bilang anak ng Diyos. So, natural lang na hindi nila matanggap na makita si Jesus na tinatawag niya ang Diyos na Ama. Na kinoconsider niya na equal siya sa Diyos. Para sa atin, hindi natin maintindihan yan eh. Ano naman kung tawagin niyang Ama? Ano naman, di ba? Ginagawa naman natin lahat. Ama. Di ba? Mas malapit. May comfort. Di ba? Hindi naman natin kasi iniisip na equal eh. Pero yung pinakamahalagang word na gusto kong tandaan nyo rin today, one word is equal. Yun yung dahilan kung bakit pinatay si Jesus. Kung bakit tinawag ni Jesus ang Diyos na Ama dahil inisip niya, alam niya na equal siya sa Diyos. Ayan yung identity natin. You are equal with God. Equal. Don't forget. Yun yung magbabago sa buhay natin. Actually, kung bakit walang changes sa buhay natin, I believe, especially sa pamamagitan ng message ngayon, dahil hindi natin iniisip na equal tayo sa Diyos. Laging inferior tayo, laging nasa ilalim tayo,
laging mas mahina tayo, taga-tanggap lang tayo, receiver lang, kailangan lang natin ng comfort niya, kailangan lang natin ng strength niya. Oo, tama yun. Kailangan naman talaga natin kasi creation lang tayo, dust tayo, oo. Pero yung identity natin, nakakalimutan natin na equal tayo sa Diyos. Tuwing tinatawag nating Ama ang Diyos, nakakalimutan natin na balang araw magiging katulad natin siya. Ito yung pumasok sa isip ko nung nakikinig ako ng message kanilang first service. Yung mga babae, isipin nyo yung mga nanay. Yung mga nanay nyo. Yung mga lalaki, isipin nyo yung mga tatay nyo. Habang tumatanda, nakikita nyo ba yung nanay nyo, yung tatay nyo sa sarili nyo? Nakikita nyo ba? The way you speak, the way you walk, yung actions mo, yung itsura mo, yung buhok mo, katawan mo, di ba? Nakikita nyo ba? Nakiging katulad natin sila. The same way, nakikita nyo ba yung sarili nyo na, ah, naging katulad ko ang Ama. And I know someday, magiging katulad ko siya. Tulad ng nakikita natin yung sarili natin pag nakikita natin yung magulang natin, lalo na yung ama natin, yung mga babae, yung nanay natin. Nakikita nyo ba, ah, ganyan yung magiging itsura ko pag nasa 50s na ako, pag nasa 60s na ako, nasa 70s na ako. Nakikita nyo ba yon? The same way nakikita nyo ba yung sarili nyo pag naging empty na ako, pag naging come to his sense na ako, ah, magiging ganyan din ako. Pakonti-konti nakikita ko na yung sarili ko na nagiging katulad ko na siya. Equal. Equal. Don't forget. Sabi sa John chapter 1 verse 12, yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Another verse, because you are his sons, God sent the spirit of his son into our hearts, the spirit who calls out Abba, Father. Sabi sa verse 7, and since you are his child, God has made you also an heir. Sabi sa Romans chapter 8 verse 15, yan yung kanina, adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. Alam na natin yan, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, sa pamamagitan ng Spirit na binigay ng Diyos sa atin, naging anak tayo ng Diyos. Wala tayong karapatan, hindi tayo karapat dapat na maging anak ng Diyos, hindi tayo karapat dapat na maligtas, wala tayong karapatan na mabuhay, pero binigyan tayo ng buhay ng Diyos, pero binigyan tayo ng Spirit, at hindi lang yun, ginawa niya pa tayong anak niya. Inadopt niya tayo bilang kanyang anak. And then, sabi dito sa verse 7, he has made you also an heir. Anak ka na ng Diyos, ibig sabihin nun, you are his heir. Ano ibig sabihin ng heir? Galatians chapter 4 verse 1, what I am saying is that as long as an heir is underage, he is no different from a slave, although he owns the whole state. Balang araw magiging hari tayo. Balang araw magiging perfect na hari tayo, perfect king. Maraming beses na natin na pag-usapan 'yan. Kahit na hindi pa tayo perfect king, meron nang binigay sa atin ng Diyos. Although hindi pa natin magagamit. 'Yun yung heir. And someday kailangan natin malampasan tong underage para makuha natin yung mana natin. But we are an heir. Identity natin yon. Ano yung ibig sabihin nun?
magiging katulad din tayo ng ating Diyos, ng ating Ama, na hari. Kailangan parehas. Sa lahat ng bagay, kailangan nasa isip natin, nakatatak sa isip natin, equal. Hindi lang sa ganitong bagay, pati sa pagiging hari, equal. Mamaya titingnan pa natin. 1 Corinthians chapter 13, verse 11. When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. Narating tayo dyan. Tatanda tayo, magiging 50 years old, magiging 60, magiging 70. Habang tumatanda tayo, makikita natin yung magulang natin sa atin. The same way, habang nagmamature tayo, nag-grow tayo, nagiging empty tayo, nagiging come to his sense tayo, magninil tayo, makikita natin more and more of God, of Father sa atin because we are equal. Dahil equal. Kailangan natin mag-grow. So the question is, are you a child? Alam niyo na ba yung identity as sonship? Or hanggang dun pa rin ba na bold sa harapan ng Diyos, na wala ng guilt, na wala ng condemnation, hanggang dun lang ba? Or iniisip natin yung pagiging equal sa Diyos na may heir. Ito na yun, yung kanina. Tingnan natin. John chapter 5. Now there is in Jerusalem near the sheep gate a pool. Alam na natin yung sheep gate, di ba? Napag-aralan na natin. May sheep gate. Malapit sa sheep gate, meron daw isang pool. Kasi kailangan doon dadaan yung mga iaalay sa Diyos, yung papatayin, tapos huhugasan. So, doon sa ang pool na yon, ang tawag doon ay Bethesda. And maraming mga tao na nakapalibot doon sa Bethesda, sa pool. Sabi sa verse 3 here, a great number of disabled people. May blind, may lame, may paralyzed, etc. Anong ginagawa nila doon? Nakahiga lang sila doon. Tapos, when the water is stirred, kailangan nila pumasok doon sa pool na yon. May panahon na yung pool na yon, parang magkakaroon ng ano, nasa stir. Tapos, pag gumalaw na yung tubig, kailangan pumasok sila doon at gagaling. Yun natin yung nangyayari. Kaso, may isang tao dito ngayon. So verse 5. One who was there had been an invalid for 38 years. 38 years na siyang hindi nakakalakad. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, 38 years, he asked him, tinanong ni Jesus, nakita ni Jesus yung taong yun, nilapitan niya, at tinanong. Anong tinanong? Do you want to get well? Malamang. Gusto niyang gumaling. Pero sabi niya, wala pong tumutulong sa akin. Tuwing yung pool ay gumagalaw, wala pong tumutulong, kasi hindi ko naman kayang tumayo, hindi ko naman kayang pumunta, pumasok doon. Kailangan may tumulong sa akin, pero wala pong tumutulong sa akin. Kaya 38 years po akong nakahiga dito. Hindi gumagaling. Pero since tinanong niyo ako, do you want to get well? Opo, gusto kong gumaling. Sabi sa verse 8, then Jesus said to him, get up, pick up your mat, and walk. Hindi niya sinabi, hindi sinabi ni Jesus na gumaling ka. Hindi yun. Sinabi ni Jesus, tumayo ka. Kunin mo yung higaan mo at lumakad ka.
May dahilan kung bakit niya sinabi yun. Verse 9, at once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath. Ngayon, mayroong mga leaders ng Jewish na nakakita nito. Actually, nakakita sa taong ito na 38 years nang hindi makalakad, na naglalakad. At may hawak pa siyang, hawak pa niya yung higaan niya. So, tinanong siya, "It is the Sabbath, the law forbids you to carry your mat." Kasi, di ba, kung nabasa natin sa Lumang Tipan, bawal gumawa ng kahit anong bagay sa araw ng Sabbath. Dahil sabi din doon, ang Sabbath ay araw ng Diyos. Siya lang yung may-ari ng araw na yon. So wala kang dapat gawin. Kaya nga, di ba, nung binigyan ng Diyos ng mana ang mga Israelita, dinoble niya sa araw bago mag-Sabbath. Tama? Bakit? Para hindi na sila pumulot ng mana sa araw ng Sabbath. Kasi yung araw na yon ay araw para sa Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng araw na yon. Ngayon, alam ng mga Israelita yung tungkol sa bagay na yon. So sinabi ng mga leaders ng Jewish, "Uy, Sabbath ngayon. Ba't mo dinadala yan? Ba't ka naglalakad nang dala mo pa yan? Bawal kang gumalaw. Bawal kang gumawa ng kahit anong bagay." But he replied, sabi ng lalaki ito, "The man who made me well said to me, 'Pick up your mat and walk.'" Sabi po nung nagpagaling sa akin eh, sabi niya, tumayo ako, hawakan ko yung higaan ko, maglakad ako. Ngayon, sabi sa verse 12, so they asked him, tinanong na ulit ng mga leaders ng Jewish, "Who is this fellow? Sino ba yung nagpagaling sa'yo? Sino ba yung nag-utos sa'yo na pulutin yung higaan mo at maglakad?" Pero ayun, hindi na nila makita kasi si Jesus ayun nasama na ng mga crowd. Ngayon, may dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, "Get up, pick up your mat and walk." Kasi sa kanya yung araw ng Sabbath. Bakit? Equal siya sa Diyos. Si Jesus ay equal sa Diyos. So, although nagkatawang tao, Diyos pa rin si Jesus, siya yung may-ari ng araw na yon. So, sinabi ni Jesus, "Get up, pick up your mat, and walk." Hindi niya pinagaling lang. Inutos niya. Bakit niya inutos? Kasi alam niya na sa kanya yung araw na yon. So, ano man yung iutos ko sa'yo, gawin mo. Kasi araw ko naman to eh. Ako yung may-ari ng araw na to, alam ni Jesus yon. Bakit? Equal siya sa Diyos. And then, sabi sa verse 14, nagtapos tayo sa verse 13, di ba? Ngayon, verse 14. "Later, Jesus found him at the temple and said to him, 'See, you are well again. Stop sinning or something worse may happen to you.'" Malalaman natin dito na yung dahilan kung bakit hindi makalakad yung lalaking to ay dahil sa kasalanan. Kaya sinabi ni Jesus, "Tumigil ka na sa pagkakasala. Kasi baka mas malala pa yung mangyari sa'yo." And then, sabi sa verse 15, "The man went away and told the Jewish leaders that it was Jesus." So nalaman na ng mga Jewish leaders na si Jesus yung nagpagaling sa kanya, nag-utos sa kanya. In a way, inangkin ni Jesus na siya yung may-ari ng Sabbath. Sabi sa verse 16, "So because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jewish leaders began to persecute him." Kasi alam ng mga Jewish leaders na ang araw ng Sabbath, wala kang dapat gawin. Kasi ang may-ari ng araw na yon ay sa Diyos lang. Ang Diyos lang ang may-ari ng araw na yon. Bakit may ginagawa si Jesus? Paikot na sinasabi ni Jesus na siya yung may-ari ng araw na yon. Kasi may ginagawa siya. Verse 17, "In his defense, Jesus said to them," sinabi ni Jesus, "My Father." Unang-unang sinabi niya, "My Father." So, sinabi niya, inamin niya, siya ay, ano yung one word? Equal. Inamin niya, "I am equal
with God. My Father is always at His work to this very day, and I too am working. Inamin niya. Bakit niya inutusan yung lumpo? Bakit niya sinabi na tumayo ka? Imbis na, oh, magaling ka na. Sinabi niya, tumayo ka, maglakad ka, dalhin mo yung higaan mo. Kasi sinasabi niya, siya yung may-ari ng araw na yon. My Father is working until this very day, and I too am working. Kahit siya, may ginagawa siya, dahil araw na naman niya eh. Pati ako, I am working because He is my Father, because I am equal with Him. For this reason, they tried all the more to kill Him. Not only was He breaking the Sabbath, but He was even His own Father, equal with God. Ngayon, alam na natin, pag tinawag nating Ama ang ating Diyos, ibig sabihin nun, sinasabi natin, equal tayo sa Diyos. Sabi sa John chapter 10, verse 33, "We are not stoning you for any good work," they replied, "but for blasphemy, because you, a mere man, claim to be God." And then sabi sa verse 34, sabi ni Jesus, Jesus answered them, "Is it not written in your law," sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "hindi ba nakasulat sa kautusan nyo, I have said you are gods." Sa Psalms chapter 8, verse 82, verse 6. Ayan. Sabi sa Psalms 82, verse 6, "I said you are gods," small letter G. "You are all sons of the Most High." Ano yung ibig sabihin ng small letter God? Hindi natin pwedeng ma-misinterpret to. Kasi after sabihin, "you are God's," small letter G, hindi tayo yung capital G na God talagang Diyos. We are small letter G. So, equal pa rin. Kung bakit hindi natin pwede ma-misinterpret to na hindi sa atin sinabi yan. Kasi after sabihin niya, sinabi agad, "you are all sons of the Most High." Sino ba yung tinawag na sons? And kung babalikan natin yung mga verses kanina, "you are adopted sons." Adoption to sonship. "By Him we call Abba Father." So, sino yung mga sons of the Most High? Tayo. Ano daw tawag sa atin? Gods. And ano yung sinabi ni Jesus? Hindi ba sinabi sa kautusan nyo na lahat ng mga anak niya, adopted sons of God, ay Diyos? Small letter G. Yun yung sinasabi ko ngayon. Equal kayo. Bakit hindi nyo nalalaman? Yun yung sinasabi ni Jesus dyan. Galatians chapter 4, verse 6. "Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father." So you know, you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child, God has made you also an heir. Na kukonnect nyo na ba lahat? We are God's, small letter G. We are equal with God. And He is our Father. We are His children, sonship. And we are also an heir. Pare-parehas lahat yon. Dapat konektado lahat yon. And every time na tatawagin nating Ama ang Diyos, kailangan nasa isip natin balang araw, magiging katulad kita. I am on the process, but I am sure someday, magiging katulad kita. Because I am equal with you.
Because you said, I am equal. You said, lahat ng anak ng Diyos ay God's. And, ibig sabihin nun, equal. Kaya sabi sa Revelation chapter 19 verse 16, on his robe and on his thigh, he has this name written, King of Kings and Lord of Lords. Ito daw nakasulat sa robe ni Jesus and sa kanyang, ano ba, thigh? Hita. Hita. Sabi daw, nakasulat daw, King of Kings and Lord of Lords. Sino yung king? Sino? Si? Si Jesus. Sino yung Lord? Si? Jesus. E sino yung kings? Sabi, King of Kings. Lord of Lords. Sabi daw, si Jesus ay hari ng mga hari. Si Jesus daw ang Lord ng mga lords. Akala natin, akala ko rin dati, na yung hari, yung mga hari na to ay yung mga naging hari sa mundo, sa history. At akala ko yung mga lord, yung mga lords dito, yung mga lord dito ay yung mga naging lord sa history ng tao sa past. Pero hindi. Sino yung mga kings and lords dito? Tayo yun. Bakit? Nako-connect nyo ba? Because we are gods. Small letter G. Gods. And we are kings. Bakit? We are nawala na dito. Kapag sons of God, ano tayo? An heir. Ano ibig sabihin nun? Sa ngayon, prinsipe, prinsesa pa lang tayo. Pero kung ikaw ay heir ng isang hari, balang araw magiging hari ka rin. So, King of Kings, tayo yung hari. And si Jesus yung hari ng mga hari. Siya yung hari nating lahat. Lahat tayo hari. Balang araw magiging hari. Lahat tayo balang araw magiging lords. And Jesus will be the King and will be the Lord of all lords and kings and gods and sons na equal sa kanya. Sabi sa Mark chapter 16 verse 17, and these signs will accompany those who believe. In my name, they will drive out demons, they will speak in new tongues. Alam na natin lahat yan. Ang mahalaga dito, sabi dito, sino lang yung makakagawa nito? Sino lang? So verse 17, and these signs will accompany those who believe. Hindi lang yung mga pastors, hindi lang yung mga may gift, hindi lang yung mga leaders, lahat daw ng mananampalataya. Ito lagi yung problema. Yung identity natin bilang anak ng Diyos. Actually, una, wala pa tayong identity. Hindi natin nalalaman. Hindi clear sa atin. Madaling bumagsak. Madaling ma-swept away. Kaya konting kasalanan lang, nahihiya na tayo. Konting mali lang sa harapan ng Diyos, hindi na tayo makalapit sa Kanya. And then darating yung time na magiging firm na sa atin yung salita ng Diyos na wala nang condemnation. Stand firm, be bold sa harapan ng Diyos. So, nagkaroon na ng identity, naging firm na yung identity na okay, hindi na ako mahihiya. Anak ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos. Niligtas ako, minahal ako, binigyan ako ng buhay ng Diyos kahit makasalanan ako. Okay na yun, hanggang doon. Problema, hanggang doon lang.
Yung next step, akala natin, yung mga pastors lang, yung mga leaders lang, yung mga nakatanggap ng, lang ng special gift, ang makakapag-drive out ng demons, ng makakapag-speak in new tongues, kapag nakainom ng lason, hindi mamamatay, kapag pinag-pray yung mga may sakit, gagaling, akala nila, yung mga may special gift lang yung makakagawa niyan. Pero hindi. Sino daw? Who believe. Anong ibig sabihin ng who believe? Sino man naging anak ng Diyos. Sino mang nakatanggap ng spirit of adoption to sonship. Sino yung mga nakatanggap ng adoption to sonship dito? Wala? Wala? Apat lang? Lima? Wala? Walang anak ng Diyos dito? Taas kamay. Sino? Then, anong ibig sabihin nun? Then, anong ibig sabihin nun? You must. These signs will accompany those who believe. Will accompany those who believe. Drive out demons. Bakit kayo takot sa mga demonyo? Bakit kayo takot sa mga maruming spirito? These signs will accompany those who believe. Sino mang nakatanggap ng spirito ng adoption to sonship, merong power to drive out demons. Speak in new tongues. Alam ko, ilan na lang dito sa atin yung hindi nakakapag-tongues. Pero they will speak in new tongues. Pick up snakes with their hands. Ano yung ibig sabihin nun? Malamang, pag ginawa ka may ahas, kakagating ka. May lason. Pero, hindi ka mamamatay. It will not hurt them and they will not die. Tulad ng nangyari kay Paul. Diba? Kinagat siya ng ahas. Akala ng lahat ng mga tao, mamamatay siya. Pinanood siya, hindi siya namatay. Akala nila, Diyos siya. Sabi ni Paul, hindi. Eto eh. They will place their hands on sick people and they will get well. Sino mga may sakit dito? Sino may mga kakilala, may pamilya na may sakit? Bakit hindi nyo gawin to? Sinasabi ng message, sinasabi ng Diyos sa pamagitan ng Biblia, these signs will accompany those who believe, whoever received the spirit of adoption to sonship, place their hands on the sick and they will heal. Bakit nyo inaangkin yung sakit? Ba't nyo sinasabi, hindi, naman ako to. Ay hindi, kasi puyat ako. Ay hindi, kasi hindi ako kumakain ng maayos, kaya ako nagkasakit. Dahil sa panahon. Dahil sabi ng buong mundo na COVID ngayon. Bakit nyo sinasabi, bakit kayo sumasang-ayon sa sanlibutan, bakit nyo inaangkin yung sakit? When in fact, sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Biblia, place their hands on the sick people and they will get well. It's not for the pastors, it's not for the leaders only, hindi lang sa mga sa mga taong nakatanggap ng special gifts, but those who believe, who are sons. Sino mang nakatanggap ng adoption to sonship? Do not fear. Demons, anong dahilan para matakot kayo? Do not fear any sickness. Anong dahilan? Huwag kayong sumang-ayon sa anumang sakit na meron ka o pamilya mo o lahat ng mga nasa paligid mo. You have the power. Because you are equal with God. Dahil yun ang sinasabi ng Diyos. Ayun yung next step. First, boldness sa harapan ng Diyos. No guilt, no more condemnation. This is my identity. He loves me no matter what. He loves me when I was still a sinner. Yun yung first identity, first step na identity. Second step,
itong lahat. Hindi lang sa mga pastors, hindi lang sa mga leaders, hindi lang sa mga special, may nakatanggap na special gifts, but all of the sons of God. Next step ng identity natin to. Binigyan tayo ng full absolute authority. 2010 yata na share sa atin yung absolute authority. Bakit ka matatakot? Bakit ka magdududa? Bakit ka sumasang-ayon sa sinasabi ng sanlibutan, sa sinasabi ng isip mo, sinasabi ng karamdaman mo o nino man? When you have absolute authority, kung kayang pagalingin ng Diyos, ni Jesus, ang sino mang may karamdaman, bakit hindi mo kaya? Eh meron kang absolute authority. Sabi sa Romans chapter 8 verse 33 and 39. Ito yung first step kanina na sinasabi ko. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. Amen? Amen? Nothing can separate us. First step of our identity. Walang kahit sino man, walang kahit anuman ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Ama. First step ng identity. Be bold, be firm sa love ng Diyos. Second step ng identity. Do not fear anything. Do not doubt anything. Meron kang absolute authority because you are equal with God. Meron bang na nasapian ng demonyo sa paligid natin? Or meron ba part ng buhay natin na controlled by Satan? Why don't you pray? Bakit hindi mo palayasin? Meron ka bang karamdaman na matagal mo nang nararamdaman? Meron bang karamdaman yung pamilya mo, yung mga malalapit sa'yo? Bakit hindi mo ipag-pray? Meron kang absolute authority. Question. Malapit na tayo magtapos. Ipagpapalit mo ba ang name tag mo na child of God sa 1,000 piso? Bibigyan kita ng 1,000 ngayon. Pagpapalit mo ba yung pagiging anak mo ng Diyos? Sasabihin mo ba, oh, sige, simula ngayon, hindi na ako magiging anak ng Diyos, bigyan mo ko na 1,000. Actually, madali eh. Taasan natin. Gawin natin 10,000. Actually, madali din to. Taasan natin ang taasan. 100,000, 1 million. Bibigyan ka ng 1 million, sasabihin, oh, tanggapin mo to, pero hindi ka na magiging anak ng Diyos. Tatanggapin nyo ba? Deal? No deal. Madali lang eh. Madali lang eh. Kasi hindi natin ramdam eh. Hindi natin ramdam yung pera kasi 1 million. Meron na bang nakahawak ng 1 million? Hindi ko maramdaman yung kahit 100,000, 1 million, hindi ko ramdam eh. Anyway, ipagpapalit nyo ba yung buhay nyo sa pagiging anak ng Diyos? Siyempre, sasabihin nyo, hindi. Yun yung sagot eh. Yun yung tamang sagot eh. Pero may tanong ako. Kung sinasabi nyo
na hindi nyo ipagpapalit yung identity. Excuse me, yung identity nyo bilang anak ng Diyos. Sa pagiging anak ng Diyos, sa 1,000 piso, 10,000, 100,000, 1 million pesos, or yung buhay mo, bakit mo pinagpapalit sa hiya yung identity? Bakit mo pinagpapalit yung identity mo with guilt, with condemnation? Bakit mo pinagpapalit yung identity mo with whatever emotion na nararamdaman mo? Yun yung ginagawa natin eh. Diba? Mas mababa pa nga yun kaysa sa mga yung 1 million o yung buhay natin eh. Sabi natin, sabi nyo ngayon, hindi nyo ipagpapalit yung identity kahit 1,000,000 pesos or buhay mo. Pero bakit ginagawa natin? Pinagpapalit natin with our guilt, with our shame, with condemnation, with our emotions, with our pride. Ginagawa natin yun eh. Let me show you this. May isang master at may isang slave. Meron silang anak. Yung master, meron ding anak. Yung slave, meron ding anak. Ang problema, yung anak ng master, eto, yung anak ng master, may sakit, pangit, disabled, bobo. Walang alam. Pero yung anak ng slave, malusog, guwapo, normal, matalino pa. Tayo to ah. Tayo yung anak ng master. Tayo yung anak ng Diyos. Pero we are sick, we are ugly, we are disabled, we are foolish. Totoo yan. Spiritually, we are disabled. Lagi tayo nagkakamali, lagi tayo gumagawa ng kasalanan sa harapan ng Diyos. We are foolish. Actually, we are, ano yung word lagi? Yung hindi natin yung alam yung salita ng Diyos, ano yun? Ah, ignorant. Thank you. We are ignorant. Pero, tignan nyo. Sick, ugly, disabled, foolish. Anak ba sa Nino? Anak siya ng master. Kahit ano pa siya, ano pa itsura niya, ano pa yung kalagayan niya, anak pa rin siya ng master. Kahit gaano pa siya kagwapo, kayaman, kalusog, katalino, anak pa rin siya ng slave. Hindi nakadepende sa kung ano yung nagagawa mo, kung ano yung itsura mo, anong sabihin ng mga tao tungkol sa'yo, anong kalagayan mo, anong nararamdaman mo sa emotion mo, anong naiisip mo, hindi nakadepende. Your identity will always be, ano yung one word? Equal. Equal with whom? With God. Bakit? Sino ba ang Diyos para sa'yo? Sino siya? Sino siya? Is he your father? Hindi bang babago kahit kailan? Last slide. Now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Kung malalaman mo sino ang Ama, then malalaman mo kung sino ka. Yun yung naging message natin for the past months. Tinatawag nating Ama ang Diyos. And
Ibig sabihin noon, we are equal with God. Our Father is God, meaning, ano tayo? Gods. Our Father is King, ano tayo? Kings. Our Father is Almighty, ano tayo? Absolute authority. Same. Laging parehas. So ito yung gusto kong tandaan natin ngayon. Okay na tayo sa first step. Firm na tayo, hindi na tayo madaling mag-shake sa love na binibigay ng Diyos sa atin kahit may nagawa tayong kasalanan. Sigurado tayo na mahal pa rin tayo ng Diyos. Identity as child of God. Okay na tayo dun sa first step. Second step, kailangan din natin tandaan lagi. We are above everything. Meron tayong absolute authority above sickness, above any living creature sa mundong ito. Kahit yung spirit, maruruming spirito, tayo yung binigyan ng authority. In His name, we drive out demons. We heal. In His name, we heal the sick. Absolute authority. Yun yung next step na kailangan natin tandaan because we are equal with God. Yung last step, ito yung kailangan natin tandaan. Equal sa identity ay balang araw magiging katulad natin ng Diyos. Tulad ng sinabi ko kanina, nakikita mo ba yung nanay mo sa sayo, sa mukha mo, sa katawan mo, sa pananalita mo, sa boses mo? Nakikita mo ba yung ama mo, yung tatay mo, sa katawan mo, sa mukha mo, sa kilos mo, sa pananalita mo, sa boses mo? Actually, pag may tumatawag sa bahay namin, tapos sumasagot kami ni Yunsu, akala ng maraming mga pastors, mga Korean missionaries, na si pastor kami. Kaya ang bungad agad, hallelujah, gumaganon sila agad. Kasi kaboses namin si pastor eh. Actually, magkaboses kami tatlo ni Yunsu. Ano ibig sabihin nun? Same DNA. Habang tumatanda ako, magiging mas kamukha ko si pastor, si father, tatay ko. Habang tumatanda ako, mas magiging katulad ko siya. Hindi lang sa itsura, sa pananalita, sa actions, sa lahat ng bagay. Ito yung equal, yung identity na equal na gusto kong tandaan natin. Habang lumalago tayo, habang nag-grow tayo, nagmamature tayo, nakikita ko ba sa sarili ko? Do I picture myself someday na magiging katulad ko siya? Nakikita ko ba yung sarili ko habang nagmamature? Ah, nagiging katulad ko nga siya. Nakikita ko na siya sa akin, sa kilos ko, sa pananalita ko, sa buhay ko. And, meron bang joy na someday magiging katulad ko siya because inadopt niya ako bilang kanyang anak. Because I am equal with Him and someday magiging kamukha ko siya. Image and likeness. Ginamit ko lang yung word, yung term na kamukha, pero yung gusto kong sabihin, image and likeness. Lahat ng personality ng Diyos, yung character ng Diyos. And yung, ano yung likeness? Not looks like, but function like. Amen. We will become like Him. Remember, we are equal with Him. Yung identity as sonship, hindi lang yung boldness, wala na yung guilt, wala na yung shame, hindi lang dun. Hindi lang din yung next step na kaya kong magpalayas ng demonyo, kaya kong magpagaling ng sino man may sakit, may karamdaman, pati ako. Hindi lang hanggang dun, but image and likeness. Yung sonship, yung identity is about equality. Na equal ka sa Diyos. That someday, His image and likeness, because we have the same DNA, makikita sa buhay natin.
Yun yung ginawa ng Ama, yun yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Hindi lang niya tayo niligtas, even though we are worthless. But He gave the same DNA. And He said, someday you will become. I know, because I made you, I made this plan, and someday, magiging kamukha mo ako. Pasalamatan natin ang Diyos. Two things yung gagawin natin ngayong umaga. We will pray now. Dalawa yung gagawin natin. First, sabihan natin yung old flesh natin. Sabihan natin yung spirit na gumugulo sa atin. Sabihin natin, enough. Enough. I am equal with God. I am adopted son of God. He, the Creator, Yahweh, the Alpha and Omega, is my Father. At tinawag niya akong anak. At ang tingin niya sa akin, equal sa kanya. So enough. Stop. Tumigil ka, lumayas ka sa buhay ko. I am equal with God. No more condemnation, no more guilt, no more shame. No more sickness, no more controlled by the maruming spirit. Enough is enough. And lastly, yung second thing, Father, thank you. Thank you for what you have done in my life. Thank you for what you will do in the future in my life, because you planned this love story sa buhay ko, and you will make me. Dahil sinabi mo, anak mo ko, sinabi mo, I am equal with you, I am the same with you, with the same DNA, you put in me an image and likeness, and you will bring me there. Someday, I will become like you. So two things. Satan, tumigil ka na. Lumayas ka na sa buhay ko. And then, Father, thank you. Wala kang katulad. Wala kang katulad. You are the beginning and the end. You started all this and you will finish all this sa buhay ko. Be glorified. Who am I that you chose to love, to build, to make? You are faithful. Wala kang katulad. Amen? Taas natin ang ating mga kamay. Again, first, drive out. Utusan mo ang evil spirit, ang maruming spirito. Lumayas ka. Second, thank God. Thank God and worship. Adore Him. Sumigaw tayo ng hallelujah na tatlong beses and we will pray. Let's shout hallelujah! Hallelujah!